Katiklan. Last trip, pakabot ta. Gawa sa Tagbakoy, sa pailaing kuan. Sa pailaing terminal. Ibang terminal papuntang Katiklan. Ban eh, ban. Ban. Katiklan. Di sumungon man eh. Hmm. Yung bus. Yung bus yun. Pero jiri siro, ayun na last trip. Hmm. So, tagbak na lang talaga. Tagbak lang lahat. Yan nga, for today's video ay SM City Iloilo, Mandurriao District, going to Tagbak District. Sasakay ho tayo ng bus all the way to Malay Aklan dahil magboburakay ho tayo. Tapos meron akong napansin na yung Tagbak Terminal na pinuntahan ko nung ako'y pumuntang Lumangas Port, parang iba yata sa magiging Tagbak Terminal na to ngayon, Cirrus Liner. Parang ibang hitsura, ano? Ano sa tingin nyo? Basta nakalito din ang ano ang Iloilo City, parang sabihin naman ng iba na napakaliit ng syudad ni Iloilo City pero nakalito. Pangalawang balik ko na to eh, no? Pero ganoon pa rin, parang hindi ko pa masyadong makakabisado yung bandang norte lang naman, pero pag bandang mga Molo, mga La Paz, City proper, Lapus, Ed Arevalo, ayan, ang galing ko kasi medyo familiar ko na, no? Kabisado ko na, pati yung Mandurriao District. So yun lang, meron pa tayong mga nakabinbin na mga video dito sa Iloilo City kung saan na sasabihin ko nga dito sa aking vlog kung bakit ko masasabi na maganda ang Iloilo City kahit pa siya ay walang mga skyscrapers. So, wala siyang napakaraming mga high-rise buildings. Anyway, pero sipahit ho yun. Tapos meron pa tayong upload na i-upload ng video kung saan na ipapakita ko sa inyo, no, ang lodging house ng Iloilo City. Kasi maaaring ang ano kasi ang mga tao kasi sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kapag sinabing lodging house, parang iba yung ano, no, ang nagiging tunog, iba yung nagiging ibig sabihin, o di kaya ay parang iba yung kanyang reputation, like short time, no, short time like 3 hours, pero well, yun naman talaga, pero siguro sana malalaman niyo sa akin, no, na ang mga lodging house ay hindi na talaga siya pang short time. Pwede din pala talaga siyang gawing hotel, tulugan, pahingahan, like yung gusto mo magtipid o kung wala ka talagang matulugang hotel gaya nito, itong panahon na to, dinagyang sa punuan ng mga hotel dito sa Iloilo City, no, mula sa pinakamahal hanggang pinakamura, fully book. Tapos ngayon, ang ginawa ko ay lodging house, short time. So, ang ginawa ko, syempre, binook ko yung 24 hours sa lodging house. So, papakita ko yung sa inyo kung gano'ng kaganda ang ilang lodging house na super solid talaga yung 100 pesos per hour. Talagang nasasabi ko na para na rin akong nag-hotel. 3-star, 2-star, to 3-star, to 4-star hotel. Ang ganda, no, ng kanilang kwarto. Anyway, going back, no, ito nga yung win ho natin from SM City, Mandurriao, Iloilo City, papuntang Katagbak District. Tagbak or Katagbak, basta Cirrus Liner Terminal all the way to Aklan, Malay Aklan. So makikita ho natin dito yung itong way na to ay parang ito yung dinadaanan natin lagi kapag tayo papuntang airport, no, sa may kabatuan eh, Iloilo. Ayun, no, so shout out sa mga yun, mga ano yan, mga contingents, no, pauwi na sila, ganun talaga, no, after mag contest, no, parigsahan pagkatapos sa magpasiklab, no, sa mga napakagandang talento at sayaw, no, mga katutubong sayaw sa Pilipinas, indak-indak sa Kalayawan, sa Davao, Sinulog Festival, nakalimutan ko kung tawag sa kanilang mga tribal dances, and dito naman sa Iloilo ay Atis Dance Competition Dinagyang Festival. Pero correct niyo ako kung may mga mali akong mga nasabi. So yun lang, bali ulitin ko yung aking way na galing ako nung haro, kasi nung araw last year, November 2023, papunta ako ng Tagbak kasi sasakay ako ng bus sana or jeep ba yun, basta papuntang Dumangas Port sana, no? Pero parang iba yata yung aking nakikitang Cirrus Liner ngayon. Anyway, so dito tayo dumaan sa ilalim ng kailang tulay, no? So congratulations Iloilo City, kasi meron ho kayong mga magandang tulay. Maliban sa tulay na nagdudugtong sa bawat distrito, ay meron din kayong ganun, no? Mga flying over. It's just napakalaking tulong talaga ng flying over para mababawasan yung traffic, eh. Mami-minimize, no, yung congestion to, or madi-decongest yung mga pangunahing kalsada, mga main thoroughfare. Hindi ko na alam, wala na ako idea kung anong daan tong dinadaanan ho natin.
pero parang papunta na tayong probinsya nito. Tapos maganda rin ang daan, no? Marinis. Mayroon ding sidewalk. Oh, sana all. No? Kahit sa diversion route ay tawag nito, kahit pa sa mga hindi na siya kasama sa city proper, pero may sidewalk pa rin, no? May mga safe pa rin, no? Ang mga taong maglalakad. Tsaka parang bicycle lane na rin ho siya. Sana all ganito. Tapos may mga pakahoy din sila sa gilid. Pa-comment mga galak, anong kalito rito? Ayan. Taxi ho yung sinakyan ho natin, syempre, para hindi tayo maiwanan ng last trip papuntang Malay Aklan. And after ho nito, i-share ko rin ho sa inyo yung ating magiging biyahe from Cirrus Liner Terminal papuntang Malay Aklan, no? So madadaanan ho natin yung maraming mga kabayanan or mga municipality. Yun, ano yun? Gusali, no? Parang yan, establishments, condominium ba yan? Warehouse, shopping malls. Let me know in the comment box. Ano yun? Meron pa tayong dadaanan kanina na parang sana yun, no? Injap in the Double Dragon on yung parang City Mall anyway. Nadaanan natin yung tapos na yun. So ito, anong lugar to dito? Parang syudad pa rin, no? Party pa rin ba to ng Iloilo City? Hindi ko na kasi nakita sa aking Wikipedia or sa aking Google Maps. Kasi nakafocus na ako sa camera sa daan. Para makita ho natin yung ano, yung daan palabas ng City of Iloilo. Kasi meron na ho tayong mga video, dalawa na yun, no? Na from Cabatuan Airport papuntang Iloilo City. Dumaan ho tayo sa diversion road ho nila na napahaganda. So this time naman ay pa-exit naman ho tayo ng Iloilo City all the way to Tagbak Cirrus Liner Terminal, bus terminal. So ito yung kanilang diversion road or bypass road, kung ano man tawag dito, no? Napakaganda nga kasi meron silang ganyan, no? May sidewalk. Pasan nyo yung gilid. Kung anong pinagkaiba sa mga lugar ho ninyo. If you're watching from Cebu, coming from Cebu, if you're watching from Davao, if you're watching from Bacolod, if you're watching from Luzon, Visayas, and Mindanao. So let me know in the comment box kung yung inyong bang exit road, bypass road, or diversion road ay may ganyan ba sila na inilagay na sidewalk sa gilid, sidewalk and bicycle lane, pwede, no? O nga pala, sa mga hindi nakakaalam, just in case lang, no? Kakatsunin mo lang sa aking channel, Iloilo City pala ay tinagorian din silang bike capital of the Philippines, kasi yun nga, parang binibigyan nila ng pagpapahalaga ang mga cyclist. Meron talaga silang designated lane para sa kanila, para mas safer ang kailang pagbibisikleta. Walang mga discriminations against mga cyclist. Unlike sa ibang mga lugar, ang dami natin mga napabalita ang mga cyclist na na-sideswip, sinagasaan, patay. Maging sa Metro Manila, no, talagang viral lagi. Tapos sa Tagaytay, meron din. Sa Davao, parang meron din, no? Parang may manamatay na rin, no? Sa Davao, marami-rami din, no? Mga cyclist. Dahil na sideswip. Kasi nga, hindi consistent yung mga bike lane. Oo, meron naman tayong mga designated bike lane sa Davao City, pero hindi siya ganun ka safe. Kumbaga, parang joined pa rin siya sa highway. Unlike dito sa Iloilo City, kung napansin ho ninyo, talagang elevated. Meron talagang shouldering yung kailang lane, no? So ibig sabihin, design talaga siya para pambisikleta. Kumbaga, tapos meron, maliban sa meron siyang sidings or meron siyang tawag nito, shouldering, mataas, no? And elevated, meron din siyang parang sinegregate siya or meron siyang boundary ng mga pananim, di ba? So talagang makikita mo talaga kung gaano ka efficient ang kailang local government unit dito, yung kailang local, yung kailang official na mag hindi lang bastang mahagawa lang ng bike lane, sapat na, di ba? Okay na yon, kundi talagang intentionally para talaga maging mas safe. Oh, kita mo yan, oh, di ba? Oh, pati tuloy may sidewalk sa gitna, meron din center island, di ba? Nice one. So sana all napaka-consistent ni Iloilo. I don't know, pero hindi ako sure kung itong lugar na to ay Iloilo City. Iloilo pa City pa rin ba to or ibang municipality na? Massage. Tapos dito sa Iloilo City ay talagang ano sila, no? Helmet is a must. Pero para tayo naman sa helmet, ano yan, no? Para siyang tinatawag natin. City ordinance ang tawag dyan. So depende sa lugar.
kapag ka malalaman ho natin na maliit yung crime rates, in particular sa mga pickpocketing, mga riding in tandems, or ano man tawag dyan, no? Kunti lang yung mga ganong crime rates na naitala siguro sa ilang lugar dahil hindi pinagbawal na magsuot ng helmet. For example, meron akong mga kakilalang Muslim dito sa Davao City na tinatanong ko sila kung bakit hindi, kumbaga, bakit sa kanilang lugar sa Cotabato City ay bawal ang mayroong helmet, no? Di, sabi nga nila, dahil nga daw sa uso nga daw yung ano doon, yung crimes, no? Yung mga, lahat ng mga crimes na naitatala ho doon ay talagang ano siya, ginagawa ng mga taong nakamotor, no? Mga riding in tandem, parang ganun, no? Mga naka-helmet, so para maiwasan na makapambiktima, so tanggalin yung helmet para makikita sa CCTV camera. Sa Cagayan de Oro City, ganun din, no? Meron din silang ano doon, hindi rin required ang pagsusot ng helmet. So sa Davao City is required ang helmet para sa safety, no? At saka sa safety ng ano ba, ng passenger, ng mga riders. So same with Iloilo City. Sa Metro Manila, parang stricto din dun yung helmet. Tama ba? Sa Batangas, parang hindi rin pwede. Parang bawal yata dati ang helmet, eh. Anyway, so ito na yung kanilang terminal dito sa Tagbac, Cirrus Liner, Tagbac Bus Terminal. So kung tingnan mo, parang airport din, ang lakas baka sosyal. At ito na yung ano natin, ating bus na sinakyan. At we're going to, or we're heading to Aklan Province, Municipality of Malay, Barangay Katiklan, para makatawid tayo ng Boracay. Sa totoo lang, ito share ko lang to, kahit hindi naman ay tatanong. Iloilo City is livable city talaga siya, no? Masabi ko yun, legit siya. Cebu City, ganun din naman, kahit paano ay kahit pa medyo pricey ang Cebu City, pero ang ganda lang ni Cebu City kasi ano siya, nasa pinakasintro talaga siya, nasa gitna, like lapit niya lang sa Siargao, lapit niya sa Boracay. I mean, parang ginagawa talaga siyang focal point talaga ang Cebu City all the way to mga neighboring cities and mga tourist destinations, no, na mga dagat, like yun nga, Siargao, Boracay, Palawan, Coron, mga ganun, no? El Nido, Pedro Pinsrisa, Manila, Subic, I mean Clark, mga ganun, no? Bohol. So masabi ko na livable city din ang Cebu City. So syempre Davao City is livable city din. Metro Manila, para sa akin, livable city pa rin siya. Kasi di naman ako matraffic kasi wala naman akong sasakyan doon. And lagi akong sumasakay ng MRT, LRT, and it's a bus carousel, kung saan napaka-efficient talaga ng mga mode of transportation sa NCR. Pero alam nyo ba, sa lahat ng mga nabanggit ko ng mga livable city, meron akong isang hindi nabanggit na siya pala ay livable din. And none other than Boracay, no? Hindi siya city, kundi siya ay isla lamang, no? Consist of 2 barangays. Pero napakasarap dito manirahan, sa totoo lang. Nakikita ko yung sarili ko dito na tumira. Parang gusto kong gumising kada araw na yan ang makikita ko. Ganda ng dagat, ang ganda ng araw, ang ganda ng buhangin. Tapos may mga murang pagkain. Tsaka marami ding mga murang mga paupahan ng mga bahay ho dito, mga kwarto. So yun lang, no? Kung just in case na ako yung makapagdesisyong umalis sa Davao, ay pupunta ako hindi sa Iloilo, hindi ako pupunta ng Cebu, hindi ako pupunta ng Maynila, kundi ako pupunta ng Boracay. Doon ako titira. And I will spend the rest of my life, ha? Galing. So ang ganda ng ano, Boracay. Salagang hindi ko talaga ito na isip, hindi ko ito na anticipate na darating yung time na makapunta ako dito at magugustuhan ko pala talaga siya. Kasi akala ko talaga Bohol is the best na, no? Siya na yung pinaka-the-best, Bohol and Coron. So iba rin pala talaga si Boracay. Pwede rin Bohol, depende, no? Bohol, pwedeng Boracay. So that's all for this video. Thank you for watching. Nga pala, abangan pala ninyo ha ang sunod na video sa vlog na to, yung ipapakita ko sa inyo yung nagiging travel ho natin ng Iloilo City papuntang Malay via bus, no? So 4 hours to 5 hours yata yung biyahe. Tapos marami tayo yung nadadaan ng mga municipality.